kapamilya members dyan. Meron ba tayong may isasain ngayon tanghali? Pakicheck nga po kung meron pang laman ng ating palabigasan. Tingnan nga po natin kung meron po tayong maiaid sa ating pamilya. Meron po ba tayong pambili ng ulam? Meron ba tayong pampapalengke ngayon tanghali? Siyempre po, at alam naman po natin na naka-same break ang mga bata ngayon at talaga ng mga maghapon sa bahay, eh doble ang gastos, ano? Eh kung meron ho tayong isasaing, eh isaing na po natin sapagkat manapit na po ang mananggalian. Yung wala pong maisasaing, eh pwede ho munang mangutang, no? Mangutang muna tayo dyan sa ating kapitbahay na may tindahan. At siyempre po, binabati po natin ang lahat-lahat na nanonood dito sa Hero TV Philippines sa programa Ahon sa Kahirapan. At siyempre po, nagbabalik muli ang inyong lingkod, Mr. Danny Mangahas. At siyempre po, binabati po natin ang mga nakatutok at nakanonood ngayon sa atin dito sa Hero TV Philippines. Si Ma'am Baby Gabino, nanonood din po siya, si Irene Estabilio. Ayan, hi ma'am, hi sir. At siyempre po, si Lily MQ Queen Hamil. Gandang morning, Sir Danny from Hong Kong. Ayan, nakabasta po ba ang mga kababayan natin dyan sa Hong Kong? Siyempre po, ang ating pong director Benji. Ayan, nanonood din po, Ma'am Lydia Baldwin, ma'am. Kamusta po ba tayo dyan? May kasalanan po ba ako sa inyo, Ma'am Baldwin? Opo, pagpapagpasensyaan nyo na po ang inyong lingkod. Medyo nagbabalik lang po at talagang bumabangon at talagang patuloy po lumalaban ang ating Euro TV Philippines. Ma'am Baldwin, saludo po ko sa inyo. God bless po. At siyempre po si Lorraine Castillo mula naman po sa Surigao City. At siyempre po, Sir Danny, God bless ka pamilya mula kay Leonor Fuentes Alparo. At kay Justin Quanchon, ang ating winner ng Junior Earth Saver Philippines 2019 Oceanic First Runner-Up, Quanchon. Magandang umaga po. Magandang umaga din sa iyo. Siyempre po, nanonood din po si atin si Liza Unicla Ruby Patricio. Hi, Sir Danny. Good morning. Good morning po. Mabuhay po ang kapamilya. Mula naman po sa KSA si Ray Chun Tabalba. Ayan. At siyempre, Sir Danny, good morning. God bless. Always extend my love to Pastor Joel and family. Wala kay Ma'am Lydia Baldwin. At siyempre po, Harley Anderson. At siyempre po, si Mila Cariaga Baroga Arazaiga. Good morning, Sir Danny. We wish you program watching from New York City. Ayan, from NYC. Ayan, Boss Danny. Long time no see. Kamusta po ba, sir? Mula kay Romney Landesa. Ayan, oo. Okay lang po tayo. Actually, patuloy na nagbibigay ng, siyempre, nagbibigay po tayo ng impormasyon. At siyempre po, yung pong ating pong Kappa Community Incorporated, eh mukhang maraming naguguluhan, no? Maraming hindi pa rin po nakakaunawa. Ang pinakamaganda lang po rito at the same time, patuloy pa rin po tayong gumugulong. Yun nga lang po, lagi nga po natin sinasabihan yung ating mga OIC na interns dyan. Sabi nga namin na parang pakisamahan naman ng maayos yung mga member natin, paliwanagan ng maayos, no? Para hindi naman po sila naguguluhan kasi karamihan po sa ating mga kasama ay nagre-reklamo po sa atin na unang-una, sayang doon oras nila, malayo pa sila sa pinang iba-ibang lugar na pinanggalingan nila. Tapos pagdating doon, wala daw silang makakausap, no? Eh, iba naman nagre-reklamo na uubos na raw ang oras nila kapuproseso ng kanilang mga papeles. Eh, wala ho tayong magagawa sapagkat hindi pa rin po tayo makabangon ng todo. Kumbaga, eh, tayo po yung nakakalakad na pero paika-ika pa rin po ang lakad ng ating ministry. At the same time, yung Quezon City mukhang nagsara ulit at babalik po sila ulit ngayon dyan sa bandang Taytay, no? Kung saan binabalik sa Taytay at sapagkat medyo technically nagkakaproblema pa tayo sapagkat medyo umiinit na naman yung usapin, especially yung nilabas ng DOJ na pwede na daw kasuhan ng Kappa. At the same time, itong ating presidente ay nagsisimula na naman pong maalala ang ating Kappa Community Incorporated. At siyempre po, nanonood natin mula sa United Arab Emirates si Nerita Lidon. At siyempre po si Ben Luz Delgado. Good morning, Sir Danny. Mabuhay ang kapamilya from Makati. At si Nilo Bayita from Riyadh. At siyempre po si Ma'am Jen B. Ano pong ibig sabihin ng live news, Sir Danny? Programa po, Dagong sa Kahirapan. At ito po yung matagal ng programa. Kung hindi mo naintindihan, ma'am, makinig po tayo para po ano pong ibig sabihin ng live news, Sir Danny? Ahon sa Kahirapan, AS Movement. Ito po yung programa ng mga mahihirap
At ito po ay public service po. Yung mga nangangailangan ng tulong, yung mga humihingi ng tulong, eh, pwede po natin bigyan ng tulong dito po sa programang Ahon sa Kahirapan, no, Ma'am Jen B. Alright, so hi, watching from Jeddah, KSA, kay Mong Raviva, sir. At good morning, sir Danny. Miss na po namin kayo mula kay Janel Aumentado at kay from Nick Landiza. Ayan, long time no see. Sabi naman po ni Elbo Ibaba. Good morning, sir Danny. Okay na po ba, Danny? May naka-ina po kasing nakatago po. Mabuhay po tayong lahat. Kapamilya, the sun is shining again. Danny, thank you, Pastor Joel Apolinario. Good morning, sir Danny. Yes, ma'am. Okay na po tayo. Kaya nga po ni-explain po natin. May mga iilan po hindi naiintindihan yung ano ho bang nangyayaring senaryo ngayon doon sa nakatago natin na ano. Pero mas maganda pa rin po kung hindi nakatago, no? At talaga namang lutong lang, kumbaga back to normal, ano? Mas maganda po yung normal na tayong kumikilos, mas normal po tayong gumagalaw. Mas tama po yung hindi ho tayo kakabakaba, no? Hindi ho tayo natatakot ba? Mamaya biglang meron na naman pong NBI or nire-raid tayo. At syempre po, yung ating po mga miyembro, nagtataka naman din sila kung paano ba naman yan lalakad sila na hindi sila kinakabahan. Syempre po, yung mga katanungan about dyan, pwede po kayong dumiretso doon sa mga kung saan po kayong branch na nakakasakop. Ano. At ang Ahon naman sa Kahirapan ni lagi naman po nandyan lang sa tabi ng ating Kappa Community Incorporated. Syempre po, ng ating kaibigang Pastor Joel Apolinario na hanggang ngayon hindi po tumitigil na ipagpatuloy, no? Ipagpatuloy ang programa ng Ahon sa Kahirapan o ang programa ng Kappa Community Incorporated para po matugunan ang mga mahihirap at mabalik po sa normal yung mga mahihirap na naiahon na sa malaimpiyernong kahirapan, ha? At nanonood din po si Idol JP Mendoza, ang April Boy Rehino. Ayan, si G Gimira, nanonood din po. At syempre po, hi po Sir Danilo. Idol po si Sir JP Mendoza po ang lookalike ni April Boy Rehino. Good morning Sir Danny, kay Carmi San Joseres Napoles. Alright, so yun po yung mga issue, yun po yung mga pinag-uusapan. At syempre po, hindi lang po naman po kapa ang pinag-uusapan natin dito sa programang Ahon sa Kahirapan. At syempre po, pinag-uusapan din po natin yung mga usaping pangbayan, panglipunan, at yung mga problema ng mga mamamayang Pilipino, especially ngayon, ito yung mga pinakamainit na pinag-uusapan, itong tinatawag natin na 2 years probationary period para doon sa mga manggagawa instead of 6 months, plano pong gawing 2 years ng isang kongresista na may panukala ni Congressman Singson na gawing 2 years period probationary ang doon mga manggagawa. At ito po ay panukala lamang, mukhang ayaw po, no? Mukhang ayaw po ng Department of Labor at mukhang ayaw din po ng Senado. At lalong ayaw daw po ng Malacañang, ano, at ayaw po ata ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung ganyan 2 years probation para po sa mga manggagawa. At siyempre po, isa po sa pinakamainit na pinag-uusapan po ngayon yung kakulangan ng tubig, no? Nagkaroon po sila, no? Nag-schedule sila ng rotational ng kawalan ng tubig. Pero po, yan po ay nakakaano naman po, ano, na natutugunan po ng ating gobyerno. At ang programang Ahon sa Kahirapan, siyempre po, lagi pong kumukundi na, no? Lagi po tayong lumalaban pag ang pinag-uusapan po yung karapatan ng mga mahihirap, at pag ang mahihirap po ang unang naaapektuhan dito po sa ating lipunan. Tumitindig po ang programang ito sapagkat karamihan po, no? Kung napapansin po natin, karamihan po lagi na lang po ang biktima sa ganitong uri ng ating paggalaw ng ating lipunan, yung mga mahihirap, no? Eh yung mga mayayaman, sitting pretty, hindi naman talaga naaapektuhan actually yung mga ganyang uri ng tao. At syempre po, nanonood, patingin natin ang mga nanonood natin kaibigan mula naman po si Christian Pangulo, tama. Sana idaan na lang sa legal para walang problema. Syempre po si Kurt Chan, watching from United Arab Emirates. At syempre si Lab Tadyuke from Singapore. Ayan, mga kaibigan natin yan. Si hello Sir Danny, ang watching from Doha, Qatar. God bless us all, mga kapamilya, more power. At sana idaan na lang po sa proseso. Nakakamiss na Pinas magpasko. Opo. Gino, maraming salamat, ma'am. At talaga naman po nakakatamaan ng puso pag sinasabi niyo pong idol, at talaga naman po natutuwa kayo sa amin. At siyempre po, at ito po, sana po maging maayos na po tayong lahat. Kapa
sana rin po maging malaking tulong si Sir Randolph sa aming mga member ng QC na miss namin ng live-live niya, Sir Danny. Opo, sa lahat po na may mga QC na mga gusto magproseso, eh pwede po kayo makipag-ugnayan kay Randolph Rana, no? Siya po ang nag-aayos at nag-aayos ng mga papeles ng mga gustong magpa-encode, no? Hanapin niyo lang po si Randolph Rana. At siyempre mula naman po kay From Daman, KSA, si Jan o Jean Bangkoros. Kamusta po tayo dyan, ma'am? Merry Christmas po advance sa inyo. Mamamas ko po si Danny, kay Irene Estabillo. Ayan, kay Haido, Jay-Z Sarzino. At siyempre po pinagpipray ko po sana maging okay na ang kapa mula kay Kim Torres. At siyempre, ma'am, Merry Christmas sa lahat ng Hero TV staff, especially Sir Danny and your family, and God bless all. Alright, dahil po dyan tayo po inuupo. Magbibigay pa po tayo ng isang awiting pampasko. Siguro yung medyo Tagalog na Ma'am Brad, yung kanta ni, ano ba yun? Ni, yung sikat ngayon na Chinese, Jose Marichan. At yung awiting pampasko ay talaga naman nakakataba ng puso. No? Pwede po kayong mag-text, ha? Pwede po magbigay ng request song. At siyempre pwede rin po kayong magpabati ng mga may birthday ngayon. Na siyempre po ang Kappa Community Incorporated, especially the Quezon City branch, kung may mga katanungan po kayo, gusto niyo po magpa-inkot, maaari po kayo makipag-ugnayan kay Randolph Rana sa po ang parang naatasan na kumuha ng mga form at talaga namang sa kanya po at magpapa-inkot lang po tayo kay Randolph Rana. At siya po talaga namang napakasipag po niyan. Talagang dire-diretso po yan. Siya po ang maasahan natin pagdating dyan sa Kappa Community Incorporated. So, isa pa pong kanta para po sa inyong lahat. Sabi nga ni Ma'am Lydia, oh my gosh! Oh my gosh! I miss my family. I love them so much. Mula kay Ma'am Lydia Baldwin. Oh my gosh! Nakakamiss po talaga ang Pinas. Oh my gosh! Oh Pinas! Oh Pasko! Ayan po, mula po kay Ma'am Lydia. At siyempre, good morning po sa Danny Walsing from Bahrain. Ito, matagal na nakasubaybay sa atin to. Si Ma'am Lenny Matus Saliot, lagi po nakatutok sa ating yan. Ayan. Carmi San Yuzares na Polis Appear. Pak! Appear na appear tayo. Siyempre po, nanonood din po mura naman po sa Dubai. Si Lumasag Aris at siyempre si Lenny Saliot. Ang ating mga nakasubaybay, si Alvarez. Hello sir, may miss you. At na-miss din po namin kayo. At siyempre po kay Ronald Raquero. Hi din po. At patuloy lang po tayo, no? Yung po mga nagtatanong na taro sila sa branch ng Kappa pero wala hong aabutan tao. Well, magpa-schedule po kayo para may schedule po ata yan. Pero sige po, pipilitin po ng inyong lingkod na alamin po yung mga ibang detalye para po makapagbigay kami ng mga information about Kappa Community Incorporated. Ang pinaka-importante, maayos na po tayo. Medyo wag lang po nating madaliin. Wag lang po nating medyo iras, no? Basta maganda po yung slowly but surely. Ayan. Na siyempre po, iniimbitahan po namin kayo sa Gawad Filipino Year-End Award this coming December. Sa lahat po ng mga natatanging Pilipina na may kontribusyon sa ating lipunan, individual, organisasyon, o local government, tayo po nagbibigay ng pagkilala. Ang Gawad Filipino Award ay 5 taon na po nagbibigay ng pagkilala sa iba't ibang larangan. Ang aming pong mission is to home people through excellence and feel that they are into the greatly affects the Philippine Culture, Tradition, Society for Human Innovation, which is a flagship program. Gawad Filipino is awarding ceremony event that recognize people, companies, organizations, or community who show passion and compassion in helping our society enlighten in their own ways. At marami na po tayo nabigyan ng pagkilala. Isa na po dyan ang ating founder, Pastor Joel Apolinario, na nabigyan ng pagkilala ng Gawad Filipino Award para sa pinakamahusay na may advokasya na pagtulong para sa mga mahihirap. At siyempre po, ito po yung ginaganap po natin tuwing December sapagkat po yung year-end award ng Gawad Filipino Award. At siyempre po ang ating Gawad Sulu Awards. Ayan po ang ating pong foundation, the Gawad Filipino Foundation o the Gawad Sulu Foundation. To home, ayan po ang ating plaque. Ayan po, tayo po ang founder ng Gawad Sulu Foundation at ng Gawad Filipino Award. At siyempre po, patuloy lang po tayong tumutok. Araw-araw na po tayo, no? Maghahanap po tayo ng mga sponsors para po yung mga, halimbawa, yung po mga
gusto magbigay ng mga grocery items na mga sa mga nangangailangan, tayo po ay pupunta. Ang Ahon sa Kahirapan po ay iikot po tayo sa iba't ibang mga lugar at tayo po magbabahagi ng Pasko. Pwede po kayo magbigay ng support. No? Halimbawa, worth 1,000 na grocery item, pwede pong item na po siya. At yun po ay pamimigay po natin diretso sa mga nakatira sa kalsada, yung mga homeless, yung mga wala pong matitirahan, yung pong tinitiis ang damig ng panahon, tinitiis ang init ng araw, at tinitiis ang lamok, tinitiis ang katabi adaga, at syempre po yung pong ating mga tutulungan para po sa programang Ahon sa Kahirapan. Iaahon po natin sila sa maliit na bagay, pero malaking bagay sa pagtulong ng Ahon sa Kahirapan. At syempre po, good morning, sabi po nila. Good morning, sir. Na-miss ko makinig dito. Merry Christmas, Idol Danny Azerando. Prana, thank you po sa inyo. Watching from Hong Kong. Ayan, oo, ha? At siyempre po kay Sonia Dila Cruz.